Everybody say, praise the Lord! Yan lang ba may ibigay ninyo na pagpuri sa Panginoon? Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Kinakailangan buhay ang ating pagpuri sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Binigay niya ang kanyang buhay para lang tayo maligtas. Ngayon, anong reason, anong dahilan, bakit ang ating Panginoong Hesukristo pumarito dito sa lupa? Kinakailangan huwag itong matago sa ating kaalaman, sa ating pangunawa, or else, maya-maya, mamimiss natin ang greatest opportunity na dulot ng kanyang pagpunta sa sanglibutang ito. Kaya, basahin natin ang banal na salita ng Diyos. What is the real reason why He manifested His own self here on earth? Let's read on 1 John 3, verse 5. Praise the Lord! And ye know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Yes! Yan ang pinaka-dahilan. Bakit siya pumunta sa sanglibutang ito? That He might take away our sins. Anong meron pala sa tao? Anong sanhi pala ang kasalanan sa buhay ng tao? Kung hindi ito maalis sa buhay natin, alalahanin natin, the wages of sin is death. And that death is not the physical death, but the second death, which is no other than the lake of fire, that is the so-called condemnation or damnation. Yan yung judgment of God sa mga makasalanan na ayaw kumilala, magsamba, magsunod sa naglalang sa kanila. Katulad sa nangyari ni Lucifer. Katulad sa nangyari ni Adam at saka ni Eva. Katulad sa nangyari sa mga tao sa panahon ni Noah. Katulad sa nangyari sa mga tao sa panahon sa Sodom and Gomorrah. Itong silang lahat ay naging lesson para sa atin na kinakailangan ang pagiging swail, pagiging disobedient, pagiging unbelief, yung unbelief natin sa buhay na Diyos na lumalang sa atin, kinakailangan wag na itong maulit pa sa ating buhay. Kailangan maalis ang lahat ng kasalanan sa buhay ng tao sa sanglibutang ito. Because that is the only main purpose why He was manifested, that He might take away the sins of the world. And in Him, there is no sin. Diyan sa Kanya, walang kasalanan. He can never be a Savior. He can never be a rescuer of all people of the world in order to save them. Hindi siya magiging savior, hindi siya magiging rescuer kung siya mismo ay merong kasalanan. Kaya napakaliwanag. And ye know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Basahin natin kung totoo ba talaga na wala siyang kasalanan. John 14, verse 30. Praise the Lord! Hereafter, I will not talk much with you, for the prince of this world cometh and hath nothing in me. Yan. Wala siyang bahagi sa akin. So, wala siyang kasalanan. Pag meron tayong kasalanan, may bahagi si Satanas sa buhay natin. Kaya huwag nating hayaan na si Satanas may bahagi sa atin. Kailangan tanggalin ang kasalanan na yan para wala nang part si Satanas sa buhay natin. Kundi ang buo nating pagkatao ay ang Diyos na ang merong may-ari nito. Kaya, therefore, tingnan mo ang Christmas noon na ating sinisilibrate. I experience Christmas on December 25, celebration, experience ko yan. Ang naalaala ko, pag walang wine or beer,
arang hindi Christmas. Ha? Pag walang paputok, parang hindi Christmas. Pag walang kasiyahan sa sanglibutan ito, karnibal ba yan? Karnibal. Kung ano yung nandyan sa mga kasiyahan, mga piryahan, parang hindi Christmas. Yung pala, practice pala yon ng mga pagano. Ang ating pinapractice noon, revelings. Anong revelings? Wild parties. Pero ngayon, ang ating Christmas, ang pag-celebrate natin sa birth ni Lord Jesus Christ, it got to be a holy night. Noon, ano? Kalasingan. Ano? Fornication. Magkikita ang mga lovers. Ano pa? Ang mga kabit magkikita. Adultery. So, nung unang panahon, it is being practiced in ungodliness, in unrighteousness, in worldliness, rebellings, wild parties, lahat na. Pero ang totoo, it got to be a holy night. It got to be a silent night. Walang ingay. Kailangan mag-concentrate tayo, makinig sa mensahe ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Yan ang totoo na meaning ng kapanganakan ni Lord Jesus Christ. He was manifested to destroy or to take away the sin of the world or the people of the world. Yan ang tandaan natin. And in Him, there is no sin. Because Satan has no part in Him. Ngayon, pag ang tao ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Alam mo kasi, binubulag ng Diyos sa sanglibutang ito na si Satanas ang isip ng mga tao, kung maari lang hindi alam ng tao ano ang kasalanan. Para ang tao gagawa ng kasalanan, para hindi siya gumawa ng kasalanan sa isip niya. Para ang tao gumagawa ng kasalanan, wala siyang feel na guilty, guilt sa kanyang konsensya. Kaya ang kasalanan ngayon sa sanglibutang ito, kung maari lang, gagawin ni Satanas acceptable. Ang kasalanan sa mata ng Diyos, kung maari lang, gusto iparating ni Satanas sa sanglibutang ito, ang kasalanan is pleasurable. Tingnan mo. Binaliktad ni Satanas ang mga utos ng Diyos simula pa kay Adam at kay Eva. Ang pinagbabawal ng Diyos na huwag ipakain kay Satanas, ipakain. Ang sabi ng Diyos, mamamatay ka pagkainin mo yan. Kay Satanas, hindi kayo mamamatay pagkainin mo yan. Kaya therefore sa buhay natin, huwag nawa bulagin ang isip ng bawat isa sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos, or else you will be one of the victims of the devil, as what he did to Adam and Eva, as what he did in the days of Noah, as what he did in the days of Sodom and Gomorrah. There are so much people who were deceived by Satan and they went into their destruction. Ayon ng Diyos. Bakit niya ang kasalanan kaagad ang target ng Diyos kunin sa atin? Because that is the cause of our destruction. God is not willing that any of us shall be destroyed. But all must come to repentance, but all must be saved. Yan ang purpose ng Diyos. Bakit siya ipinanganak sa sanglibutang ito? Bakit? Ano ba talaga pag ang tao alam ano ang kasalanan? At pag ang tao, pag gumagawa ng kasalanan, alam niya na siya sa diablo. Of course, kung meron kang awareness sa mga bagay na yan, may takot ka pang gagawa. Meron pang magpipigil sa iyo na gagawa ng kasalanan kasi alam mo ano ang magiging kalagayan mo sa presensya ng Diyos. You know what will be your status in the eyes of God the moment you keep on sinning and sinning and sinning. And you will know also where you belong if you are keeping in sin. Alam mo na kung kanino ka nasasakop kung patuloy ka gagawa ng kasalanan. Dito sa Bible, tingnan mo, ang tao, paglasing, ang tawag niyan, alcohol. Hindi, paglalasing. Para sabihin, walang epekto. Ang tao, pag may kasamang chicks, pag-introduce partner,
si hindi man asawa. See? Pero sa Bible, adultery na yan or fornication. Matindi ang takbo ng sanglibutan ito. Tinatago talaga ni Satanas ang kasalanan. Kung maari lang ang tao hindi alam ano ang kasalanan, para ang mga tao gagawa ng gagawa with all the confident. Meron silang confident pa rin sa kanilang puso, isip. Yung pala, kapahamakan na. Kaya, we need Jesus Christ to shed light sa buhay ng tao. Basahin natin, ano ang realidad? Ano ang tunay na kalagayan pag ang tao alam ano ang kasalanan at ginagawa pa rin ang kasalanan? Basa, 1 John 3:8. Praise the Lord. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Yan. Kanina, he was manifested to take away the sins of the world. Ngayon naman, he was manifested to destroy the works of the devil. Sinabi dyan, whosoever committed sin is of the devil. Hindi natin alam yan noon. Noon, gumagawa ako ng kasalanan, hindi ko alam ako sa diablo. I will still proclaim to the whole world that I am of God. Ipoproclaim ko pa rin, I am of God. And yet, I am doing sin. Na? Gumagawa ako ng kasalanan. Pero sa isip, sa puso ko, wala akong guilt. Hindi ko man alam. Hindi ko man alam ang katotohanan. Until such time, the Word of God came into my life. Tsaka ako namulat. Katulad yan, before we are celebrating Christmas on December 25, kailan na bago, kailan na change, until the Word of God came into our lives according to the Holy Scripture, according to the calculation doon sa ama ni John the Baptist, which is Zacharias, na taon doon ang buwan ng kanyang ministering sa temple because he was belong to the house of Abia. So, therefore, gusto ng ating Panginoong Diyos, dito tayo magmulat sa banal na salita ng Diyos. Whosoever committed sin is of the devil. Hindi ka sa Diyos, sa diablo ka. And this is the reason why nagpumunta siya dito to destroy. How to destroy the work of the devil? To take away the sin. Kunin niya, tanggalin niya ang kasalanan. Paano matanggal ang kasalanan sa buhay ng tao? You must repent. You must acknowledge your sin. You must repent. Magsisi ka. You have to confess your sin. And turn away. Malis ka na. God is willing to forgive you. God is willing to cleanse you. Kaya nga sabi ng Diyos, let us reason together. Come, let us reason together. Kahit gaano pa kapula, kahit gaano pa kaitim ang kasalanan mo, kaya niya yung paputiin, kaya niya yung papatawarin. Lahat. Kaya, ganun, paano matanggal ang kasalanan ng sa tao? Kailangan ma-enlighten ka na ikaw ay makasalanan. Kailangan ma-enlighten ka. Kailangan magsisi ka, huminto ka, tumalikod ka. At dito sa Bible, para itong salamin, para itong mirror, habang nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin ang ating pagkatao, kung sino talaga tayo. At ang Bible ang magkokorek sa atin. Ang Bible ang magtutuwid sa atin sa buhay sa sanglibutang ito. What if hindi tayo maalis sa kasalanan o hindi mawala ang kasalanan sa buhay natin? Ano ang status natin in the eyes of God? Basa, Isaiah 59 verse 2. Praise the Lord. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Imagine that. Can you imagine that? You are being separated from your God because of sin. Ano mang hingiin mo sa dalangin, hindi niya maririnig. Ang laki kaya ng contribution sa buhay ng tao na ikasasama niya sa buhay niya kung ang kasalanan ay nandyan pa rin sa buhay niya. Imagine that. You are being separated. Don't you know even death cannot separate us from God? But sin separates. Kahit anong bagay sa sanglibutan ito, kaya nga sinasabi dyan, who shall be able
to separate us from the love of God? Shall famine? No. Nakedness? No. Perils? No. Sword? No. Neither death, nor any other creature, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, shall be able to separate us from the love of God. Wala. Pero ang kasalanan, yan ang magsisiparate. Tingnan mo si Adam at saka si Eva. Nung gumawa na sila ng kasalanan, violation against the commandment of God, separated sila. Na-separate sila sa paraiso. Kaya ganun, tandaan natin yan. Importante. Bakit ipinanganak si Kristo dito? Para magdagdag tayo ng kasalanan? Para patuloy tayo sa kasalanan? No! Para alisin, para sirain ang gawa ng Diablo sa buhay ng tao. Bakit? Ayaw ng Diyos. Manatili ang kasalanan sa kaninuman sa atin because we shall surely die. Bakit? Basahin. Aside, sin separates. Nagsiseparate sa atin from our God. Ano pa? Ano pa ang dulot ng kasalanan? Romans 6:23. Praise the Lord. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan, ayaw ng Diyos mamatay tayo. If sin remain in you and in me, we are bound to die in the second death, in the lake of fire. Ganun yan. Ganyan ang katotohanan. Ang kamatayan na sinasabi dyan, hindi yan physical death. Or else, Jesus Christ never died. Or else, the disciples, the faithful disciples of Jesus Christ, hindi sila nangamatay. So that death is not the physical death. Kasi normal lang sa tao, righteous ka man o wicked ka man, mamamatay ka talaga. It is appointed unto man once to die. Thou art dust and unto dust you will return. Walang ka-escape dyan. Pero ang death, which is the wages of sin, is death. Second death yan. Saan? Pasahin natin. Paano dinescribe yung second death? Sige, Revelation 20 verse 14. Praise the Lord. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yes. Ang ikalawang kamatayan na kabayaran ng kasalanan, yun sa lake of fire, sa impyerno, sa madalit, sabi. O, hindi mo pwedeng isi-isihin yan, sapagkat yan lahat ay totoo. Naalala niyo yung parable? The rich man and Lazarus. Ang saya-saya ng rich man dito sa sanglibutan ito, si Lazarus naman nagsasuffer sa flesh. Both of them died together. Si Lazarus doon sa kay Abraham. The rich man doon sa hell, sa impyerno. Ang hirap, ang init doon. Even a single drop of water, you cannot have it. The length of time na nandoon ka, everlasting, kahit a single of water, you cannot have that privilege. Imagine that. Ganun kahirap ang second death. Kaya nga sinasabi dyan, while you hear the voice of God, harden not your heart. Bakit? Anong importance dyan sa word of God? The moment you miss the opportunity, you will lose eternally. Wala na, lugi ka na without end eternally. Kaya ganun na lang, tinan mo lahat ng mga presentation, children presentation, choir, drama, lahat may kahulugan. Lahat ang sarap pakinggan. Lahat for our benefit. Lahat para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran, para sa ating kalinisan, para sa buhay na walang hanggan. You see? Kaya, mawala man ang lahat, take the whole world, but give me Jesus. Kunin man ang lahat sa iyo, ang buong mundo, huwag lang si Jesus mawala sa buhay mo.
Because the greatest discovery is not to discover the Yamashita treasure, neither to have greatest opportunity in terms of business or education or whatever job. Hindi yan. Mawawala din yan lahat. But the greatest opportunity is to have Jesus in your life. And if Jesus is in you, sin is already gone. Hindi pwede magsimba ka, lasinggo ka, impirno ka pa rin. Hindi kayo magsimba ka, paglabas mo, pumupuri ka pa rin kay Satanas, umaawit ka pa rin ng mga worldly song. Dito sa simbahan, you are singing, praising to God. Paglabas mo, you are praising the devil. Ano ka? You are serving two masters? Ay, hindi yan pwede. Kaya nga, it's not an easy, it's not a joke that sin will be taken away from you except by Jesus Christ. No, pakinggan mo ng husto si Lord Jesus Christ. Huwag mo siyang isi-isihin. Tingnan mo, ang daming pinakain ni Lord Jesus Christ. 10,000, 5,000 out of 5 loaves of bread, 2 fishes, ilang libo ang napakain niya. But among those thousands, only 12 of them were able to continue. But the rest walk away from Jesus. Malis. Tumalikod. Ganon. Ang pinagaling niya na likitongin sampo, isa lang din ang nag-glorify sa Diyos. The 9, bye-bye Jesus. You see? Makita mo ang mentality ng mga tao. The most important part of their lives is for the benefit of their souls. They don't mind. Ayaw nilang bigyan ng importance sa buhay nila. But if about money, about physical condition, whatever, temporal things, doon sila tumututok. That's wrong. That is a big mistake. Kaya tingnan mo magsalita si Lord Jesus. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Labor not for the meat which perisheth, but labor for the meat which endureth unto life everlasting. Lay not treasure in earth where moth and rust doth corrupt and thieves rob through, but lay up treasure in heaven where no moth doth rust and corrupt and thieves rob through. So ibig sabihin yan, si Lord Jesus Christ, nandito na siya sa sanglibutan ito, nagtuturo siya ng tamang pamamaraan, tamang pamumuhay sa paglilingkod natin dyan sa ating Panginoong Hesu Kristo. Be not carnal minded. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Pag sinabing ang pagmanifest niya dito is to take away our sins, minsan ang tao pag nakarinig, nakabasa ng ganyan, parang walang ano, walang impact. Parang walang na-feel. Parang wala lang. Bakit? Sino nagpamanhid sa inyo? Sa mga tao, si Satanas. Gusto ni Satanas manhid ang tao sa salita ng Diyos. Pag sinabing, He was manifested to take away our sins. Dapat may impact yan sa buhay mo. You must come to repentance. You must come in humbling yourselves. You must come to seek God and ask forgiveness. You must come for a new life in Christ Jesus. Praise the Lord! Hindi kayo, walang impact sa'yo. Tuloy-tuloy ka pa rin. Ha? Gagawa ka ng gagawa ng kasalanan. Pagtapos kain mo ng kasalanan, mamahid ka sa imong baba, mura lagway sala. Ganun yun. Ang mga tao na binulag ng Diablo. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, alalahanin natin. Wala siyang ibang purpose. Pag sinabing to take away our sins, ang ibig sabihin niyan, to let us inherit the kingdom of God. Praise the Lord! Kasi ang kasalanan lang ang magiging hadlang para hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. So He was manifested to take away our sins. He was manifested to destroy the works of the devil that we might have everlasting life. Basahin natin yan. John 3:16. Praise the Lord! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan. Yan yung kanyang pagpunta dito. Ibinigay siya ng Diyos.
that whosoever believeth in Him should not perish. So ang pinaka-importante dyan, when Christ came, paniwalaan mo siya. Tutukan mo siya. Tanggapin mo siya. At hindi ka pwede na nagkakaroon ka na ng Kristo sa buhay mo, at the same time, imbitahin mo si Satanas. Oy Satanas, dito ka pa rin sa akin kahit nandito na si Kristo. Ano? Do you provoke God to anger? Para kang merong ex, hindi kayo nagkatuluyan? Nagkita kayo sa isang babae, nagkatuluyan kayo. Nung kinasal na kayo, inimbita mo yung ex, dinala mo sa bahay? Ah, sigurado, gulo. Ganun din, ang ex natin si Satanas. Once upon a time, when we were yet innocent, di pa natin alam. Pero when Christ, Jesus Christ, came into our heart, pumunta na si Jesus sa puso natin, and our heart is being enlightened. Nakita natin ang truth that we are endangered, we are bound to the second death, we are bound to hell. So come out from among Him and be separate. Come to God, come to Jesus, and be saved. Dito ka kay Lord Jesus Christ para ka maligtas. Praise the Lord! Kaya yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung angel na galing sa langit na nag-proclaim doon sa mga shepherds, anong sinigaw nila? What is the purpose of God during that day when Christ is being born? Anong sinigaw? Basa. Luke 2:14. Praise the Lord. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yes. Glory to God in the highest. Why we should glory God? Glory. Give glory to God in the highest. Bakit? And on earth peace, goodwill toward men. Ang kanyang pagparito is goodwill para sa atin. Anong goodwill yun? To take away our sins. Anong goodwill yun? To destroy the works of the devil sa buhay natin. Anong goodwill yun? To give us or grant us everlasting life. Praise the Lord! Kaya hindi siya pumunta dito para sa mga matuwid. Goodwill. Kahit makasalanan tayong lahat, goodwill pa rin. Bakit? Basa. Matthew 9:13. Praise the Lord! But go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Yes, goodwill. Hindi siya pumunta dito para sa mga righteous because no one is righteous. But to the sinners, to repentance, para maliwanagan ang mga tao, magsisi. Anong purpose ng magsisi? What is the real or what is the genuine repentance? Yung 2 Chronicles 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ibig sabihin yan, pag mag-repent ka, mag-humble ka, hindi lang yan. You have to turn away from your wicked ways. Palikdan mo talaga yan. Iwanan mo talaga yan. Kaya kung nagsisimba ka, at the same time, may mga vices ka pa rin dyan sa labas, you are not saved. Kahit nagsisimba ka, nagpupuri ka sa Panginoon, paglabas mo, pumupuri ka pa rin sa Diablo, daming pagkapurihan sa Diablo dyan sa sanglibutang ito. Tinan mo yung mga performers sa sanglibutang ito, Michael Jackson, yung mga sikat na bigatin na halos nagpapakita na ng kanilang lahat ng talento nandiyan na para lang ma-attractive sila sa mga tao. Kung mahari, halos maghubad na sila sa mata ng mga tao para sila ay maging kahanga-hanga. Kasabay pa yung aksyon ng sayaw nila, kasabay pa yung tinig nila, kasabay pa yung lyrics ng mga masasamang kahulugan. So, that is dance with the devil, that is singing with the devil. Tapos magsimba ka. Praising to God. Paglabas mo, praising to the devil, praising to Satan. You are not saved if that is the case. Hindi ka ligtas. You see? Pag nandyan si Kristo sa iyo,
At the same time, the absence of sin nandyan sa'yo. Wala na yung presensya ng kasalanan, presensya na ni Kristo. Hindi pwede na, if Christ is in you, tapos nandyan pa rin ang presence ng kasalanan, no? That is a big lie. That is a big deception. Basahin natin, bakit kailangan si Kristo nandito sa atin? Colossians 1:27. Praise the Lord. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Yes. Kailangan si Kristo nasa iyo, nasa akin, nasa bawat tao sa sanglibutan ito. The hope of glory. What is glory about? The glory which fadeth not away. That is eternal life in the kingdom of God. Doon hindi na tayo tatanda. Doon hindi na tayo mamamatay. Doon hindi na tayo magkakasakit. Doon wala nang kahapisan. Kaya tingnan mo yung visionary natin pag mag-relate. Oy, nakita ko si Pastor Samuel Gabre. Nakita ko si ganito ganito, mga matatanda na namatay na dito kasama natin. Ano itsura nila? Ang bata-bata nila. They are so young. Oh, di ba? Di tayo tatanda doon. Wala na. Walang katapusan eh. That is the glory which fadeth not away. Pero doon sa impyerno, walang glory doon. Ugliness. Bakit? You can no longer recognize your face there. Pag ang tao na tingnan mo yung tao malulusog, tapos magkasakit, ilang taon kayo hindi nagkita, tapos pagdating mo, nasa agony siya, hindi mo madrawing yung mukha niya, you can no longer remember his face when he was yet healthy. Hindi mo na ma-recognize siya ba yun. Ganon, doon sa impyerno, hindi basta-basta. Walang glory doon. Ang dali lang ang buhay natin sa sanglibutan ito. Life is like a vapor, appeared for a moment, afterwards disappear. Life is like a flower which fadeth away. Life is like a grass that withers. Matutuyo lang. Mabilis lang ang takbo ng... Oh. Pag open nyo ng Facebook, maniwala kayo. Hindi pwede walang kandila dyan. Mayroon talaga. Because day by day, may mamamatay. Day by day, may mamamatay. Oh. It was reported unto the group chat that Mana, ito si Mana, the eldest daughter of Mr. and Mrs. Dinapo, yung kapitbahay namin, passed away already. Just kahapon lang ata. Diba? Bilis. Nang takbo ng buhay sa sanglibutang ito. Kaya, if Christ is in you, the hope of glory, Satan, wala na sa iyo. Hindi pwede na you drink the cup of the Lord at the same time you drink the cup of the devil. Hindi pwede you eat on the table of God at the same time you are eating with the table of the devil. Basahin natin yan. Hindi pwede, isabay mo yan. Sige. 1 Corinthians 10:21. Praise the Lord. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Yes. Bakit? Kung ginagawa natin yan. Basa, verse 22. Praise the Lord. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? See? Pinag-aalit mo ba ang Diyos magalit? Are we stronger than Him? Hindi. Kaya, be not deceived. If you come and worship the Lord, Christ is in you, therefore, sin is no longer being found in you. Hindi na makita yung kasalanan sa buhay mo. Kaya, magsikap po ang bawat isa that Christ must be in you. At alam niyo na ang ibig sabihin sa Word of God, pag sinabing Christ is in you, hindi ka na pwede magpartake sa God's table. Ito, God's table, ito, nagkain kayo sa spiritual food, God's table. Pagdating naman ng
oras, punta kayo sa labas. Partaker kayo sa table ni Satanas. Punta kayo ng pornography movies. Punta kayo ng mga parties dyan na may mga toma-toma, may mga sisyon-sisyon, himas-himas, kung ano-ano pa yung mga kalukuhan dyan sa sanglibutang ito. Tapos, pag Sunday, punta na naman kayo dito, eat na naman on God's table, sunod na naman, labas na naman, nako, you are not saved. Di kaligtas. Because Christ will never be in you. Feeling mo lang yan si Kristo na sa'yo. Hindi nyo ba alam? Kaya nga sinabi ni Paul, hindi nyo ba alam that the Spirit of God dwelleth in you? And whosoever defileth the temple of God, him God shall destroy. O ibig sabihin yan, maraming mga tao hindi alam. Gawa ng karunihan, hindi nila alam. And yet they still believe that Christ is in them. And yet they still consider that God is in them. Kaya nga sabi ni Paul, don't you know that the Spirit of God dwelleth in you, and ye are the temple of God? And whosoever defileth the temple of God, him God shall destroy. Hindi mo pwedeng ihalo ang Spirit of God o si Kristo sa kasalanan sa sanglibutan ito. You cannot do that. Basa pa. Matthew 6:24. Praise the Lord. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Yes. Kung ang purpose ni Kristo pumunta dito to take away our sin, to destroy the work of the devil, so be it. Hayaan natin. Mawala lahat ng kasalanan. Praise the Lord. Kung i-destroy niya lahat ng ating mga kalukuhan sa sanglibutan ito, so be it. Because that is His purpose in manifesting His own self here on earth. So be it. Hayaan mo mangyari. Praise the Lord. Eh kung ayaw mo, hindi mo gusto. And yet you consider that you are also a believer of God, but not a doer of His word. Useless man yan. Kaya nagbabala na si Lord Jesus Christ, not everyone that call unto me, Lord, Lord, shall be saved, shall enter into the kingdom of heaven, but he that do the will of God which is in heaven. What is the will of God? The sanctification. Free from sin, away from sin. The sin is no longer could be found. Zero na kasalanan, wala na. Jesus Christ took it already away. Praise the Lord! So, you want that the Spirit of God dwell in you because you are His temple? Do not defile. Huwag mong dungisan sa paggawa ng kasalanan. Malis ka na dyan sa kasalanan. Yan ang purpose ng Diyos. Hindi kahit celebrate ka ng Christmas, celebrate ka ng birth of Jesus Christ, di mo nga alam what is His purpose. Hindi mo nga alam what is acceptable sa Kanya. Ang purpose ng Diyos, tanggalin si Satanas sa buhay natin, tanggalin ang kasalanan sa buhay natin, siya yung titira sa buhay natin, ang katuwiran at ang kabanalan niya ang manatili sa atin so that we will be worshiping only one. And that is God. No more to Satan. Praise the Lord! Yan ang gusto ng Diyos. Look at, during December 25, go to the malls. Makita mo dyan, malalaki. Merry Xmas! They remove Christ. Because Satan do not want Christ is being celebrated, Christ is being remembered, Christ is being honored. Sino ang malaki? Santa Claus. Santa Claus. Punta ka ng mall, lahat ng mga tao, Santa Claus. Lahat ng mga images, Santa Claus. Santa Claus, puro Santa Claus. Ang manger, ang liliit na lang. Halos di mo na makita. Ang Santa Claus, mga higante. Ginagawang balon. Makita nyo. Tapos, ang Merry Christmas, Merry Xmas. What do you mean of X? Remove it. Don't let it shine.
Don't let it show. X na lang ang gawa natin. Ayan. Pero sa October 3, can never be done. Hindi yan mangyayari. Praise the Lord. You know why? Ang Christmas sa sanglibutan ito, business, negosyo. Ang Christmas sa sanglibutan ito, rebellings, wild parties. Ang Christmas sa sanglibutan ito, noisy, maingay. Pero ang Christmas na tinuro dito sa atin sa salita ng Diyos, walang iba. Taking away the sins of the world. Walang iba. Destroying the works of the devil sa buhay ng tao. At lalot-lalot na, siya lang ang i-worship natin, hindi na si Satanas. Praise the Lord! Last verse, Matthew 4:10. Praise the Lord. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Yan. Malis ka, Satanas. Sambahin mo lamang ang Diyos. Kasi gusto ni Satanas, sambahin siya. O kaya, sa December 25, ang sikat, hindi si Jesus, si Santa Claus. I-rumble mo yung word na Santa, alam nyo na yun. Alam nyo na. Ganun ang Diablo kumikilos sa sanglibutang ito. Kaya habang nanonood ako kanina sa drama, I felt the mighty presence of God because accurately, exactly, that what is being done sa nakasulat sa Bible. Yung nagre-recite ang mga bata, ay naku, ang lakas ng presensya ni Lord Jesus because everything are being pointing about His coming, the meaning of His coming. Yung inawit kanina, kaya yung soloist kanina na iyak ng iyak, si Brits. Bakit? Meaningful kasi ilang inawit. We are the reason. Tayong reason eh. Bakit siya pumunta dito? Alam niyo ba yan? Praise the Lord. So kung tayo pala ang reason siya pumunta dito, para tanggalin yung kasalanan sa buhay natin, the question is, do you give consent na tanggalin ang kasalanan sa buhay mo? Or you do not want it because you like it? Baka gusto mo pa rin gagawin ang kasalanan mo, ayaw mo mawala. Nagkamali ka. Pagmadatnan ka ng kamatayan, and sin that is not being removed. Ay, ang kamatayan pa naman, di mo alam, bigla. Pag hindi yan nawala sa buhay mo, pag namatay ka dyan sa kasalanan, dyan ka na mahatulan sa kasalanan na yan. Hindi na yan mawawala sa buhay mo. Kaya, while you hear the voice of God, do not harden your heart. Makinig kayo ng maigi. Kaya, today is the day where Jesus Christ was born. So let us worship only one, only one, only one, only God, only Jesus Christ. Siya lang. Wala na yung isa na si Satanas, yung kasalanan. Inalis na yan, pinatawad na yan. So we have to celebrate joyfully, gratefully, thankfully to our Lord Jesus Christ. Binigyan niya tayo ng kaliwanagan sa buhay natin. Kaya gusto talaga ng ating Panginoong Diyos. Magpasalamat tayo at paniwalaan natin siya. Bakit? Sa pagpaniwala natin sa Kanya, this will lead us to everlasting life. Huwag kang mag-alinlangan sa Kanya. Praise the Lord! Meron ba tayong mga first-timer ngayon? Wala? Kung wala po, magsitayo po ang lahat. Let us proceed.